Ayan, so hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. So, ngayon lang po ulit ako nakapag-update sa aking YouTube account dahil po sa sobrang kabisihan. And ngayon po, nag-decide ako mag-record ng video para po pag-usapan yung Bagyong Odette. Ayan, so December 2021, nasa Lanta po yung Western Visayas ng Bagyong Odette. Sila po talaga yung natamaan ng bagyong ito. So, halos lahat po ng mga pamilya po doon ay nawalan po ng sariling tirahan, nawasak po ng bagyo. Yung mga inaalagaan din po nilang mga hayop na pambenta at yung mga farmers po na, ang mga farmers din po doon, talagang na-wash out po yun. At isa pa doon sa pinaka-sad part is yung mamatayan tayo ng family member natin. So, isa yun sa pinaka-masakit kasi magpapasko. Bagyo New Year, so dapat, di ba, masaya. Pero hindi mo in-expect kasi, syempre, ano yan eh, calamity yan eh. So, hindi mo in-expect na yung family mo, isa sa mga family mo is mawawala sa isang iglap lang po lamang. And also, ang problema din po ngayon ng mga tao doon ay wala pong kuryente sa amin, nawala rin po ng mga signal dahil po yung mga poste ay natumba. Yung iba po mismo sa Bacolod City, nagkaroon na po sila ng kuryente, pero doon po sa mga ibang lugar like Sipalay, Kabangkalan, on the way to Hinubaan, wala po talagang kuryente. And isa din po kami doon, yung mother ko po, ayan, isa din po kami sa pamilya na nawasakan po talaga ng bahay. Yung bahay po namin is walang bubong na. Pero pasalamat pa rin po ako kasi nawasak man yung aming bubong, nawasak man yung kitchen namin. At least buo pa rin yung aking family. Walang may nabawas. Safe sila. So, ang problema lang ng mga tao dun ngayon is yung kanilang mga damit kasi po nagkalaanod. Water kasi walang malinis na tubig doon ngayon sa amin. And yung mga bahay nila. So, gusto ko lang din po mag-thank you doon sa mga tumatakbong kandidato at sa LGU po ng Sipalay na tinatulungan po yung lugar namin na makabangon. Ayan, babangon po tayo para salubungin po yung bagong taon kahit na ang dami-dami problema. Ayan. So, yun guys, yung trial sa buhay natin, hindi natin in-expect kung kailan dadating, pero dapat lagi lang talaga tayong magpakatibay kahit ano pa yung problema na yan. So this week, uwi na po ako sa amin sa Negros Occidental para po i-check ang aking mother kasi po never ko pa talaga silang na-contact, as in hindi ko sila matawagan through their mobile phones kasi po walang battery at nahihirapan po talaga sila maghanap doon ng matchachargeran ng cellphone nila sa ngayon. Pero nung nakarang araw, December 18 or 19, nakisuyo ako dun sa friend ko na kahit picturean lang yung bahay namin. So ayun nga, makita ko nga yung bahay namin, walang bubong, sira-sira yung kitchen. And sa mga auntie ko naman, sira din, wasak din yung bahay. So, ayun guys, nakakasad lang na magpapasko, mag-New Year, ganyan yung nangyari. Kaso calamity po kasi yan eh. Di po natin ginusto yan. Kusa lang talaga yung nangyari. So, kahit gano'n, mga taga-Negros, bangon pa rin tayo kahit anong pagsubok yan. Maging matibay sa lahat ng problema. Tsaka, magsimula ulit sa una. Ayan. Tsaka, ingatan natin yung
yung ating mga kaligasan, huwag natin putulin yung mga kahoy natin kasi isa din yan sila sa makakatulong talaga sa atin, guys. Ayan. So, thank you everyone for watching my video. Bye. Ayan. And guys, bago po pala mag-end yung video ko na to, yung picture po ng bahay namin, makikita nyo po dito. And also, yung mga picture po sa social media na sinave ko po, hindi po ako yung may-ari, pero yan po ay kuha sa Sipalay City at sa Kayhagan po. So, ayan po, yan lang po yung dalawang lugar na makikita nyo kung paano napinsala ng bagyong Odette. Yun po, guys. And may comment lang po sana ako sa mga nagbebenta dyan ngayon sa amin, sa Bacolod to Hinubaan. Sana po kayo po mga seller, huwag nyo naman pong taasan yung presyo na binebenta nyo, lalo na po sa panahon ngayon ng Odette. Kasi price freeze po tayo ngayon. Sana po sundin nyo po yung LGU dyan sa atin. Kasi nakakaawa po tayo eh. Nakakaawa po yung mga kababayan natin dyan. Kung tataasan nyo pa po yan, lalo po silang mahihirapan. Syempre, nawala na nga po ng bahay. Tapos, yung mga presyo nyo ang tataas pa, diba? Nasa naman po ang hustisya dyan. Maluoy na lang tayong tawon. So, ayan po. Kahit konti lang po yung matubo nyo sa ngayon, tulong nyo na lang po yan sa mga taong nasa lanta ng bagyo. Ramdam po namin kayo and sana ramdam nyo rin kami na isa sa mga pamilyang naapektado po ng bagyong Odette. So, ayun lamang po. Thank you very much for watching. Bye!